Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Agri-EE School. Tayo po ngayon ay nasa ika-apat na session at ang ating pong tatalakayin ay ang pag-aalis ng tinik ng bangos at ang pagtitinapa. Makikita na po ninyo sa inyong mga screen ang mga kakailanganin. Kung nakahanda na po ang inyong mga gagamitin, tayo po ay nasa unang hakbang. Tanggalin ang palikpik sa likod sa pamamagitan ng paghati sa may tagiliran. Gumawa ng hiwa sa may tagiliran, sa may tiyan at sa gitnang bahagi nito na dinaing na bangos sa bandang itaas at ibaba. Matapos po nating buksan, ito po ay ating huhugasan sa malinis na tubig, aalisin ang hasang at bituka. Ang susunod naman po ay ang pag-aalis ng rib bone. Ang susunod naman po ay ang paghihiwa sa may parte ng likod ng isda, sa may bandang tiyan at sa may bandang buntot. Hinihiwa po natin ang ganitong parte sa isda upang mapabilis ang pag-alis at tuloy nalalaman natin kung nasaan yung mga tinik sa parte ng isda. Ngayon naman po, sa pag-aalis ng tinik, ang pangunahin po natin gagamitin ay ang mosquito forceps. Para po maging komportable, ang ulo po ay nasa bandang dito po sa may harapan. So, simulan na po natin. Aalalayan po ng inyong mga daliri upang hindi po lubusang masama ang ibang laman ng isda. Huwag po nating hahayaang maputol ang tinik. Kung maputol man po ito, ay kailangang hanapin natin o habulin natin kung nasaan yung isang parte para po hindi matira o hindi maiwanan. So, sunod naman po ay ang mga tinik sa parte ng tiyan. At yung may nasa bahagi ng buntot. At yung naandito po sa bandang tiyan pa rin po sa may kalagitnaan. Ngayong handa na po ito, ito po ay isa sa ilalim na natin sa paggagawa ng tinapa.